Sa kanilang paglalakbay, may nakita sila sa daanan. Ano ito? Bahay ng tambuan, pukyutan, surot, putakte. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nito. Comment down below kung anong tawag sa inyo nito. Ayaw kong magpasigit. Baka masigit ako sa butbo. Siakabo! Ito ay kwento ng isang gwapong lalaki na bagong ahit. Pinakita niya ang kanyang labi. Ang sarap, ang sabi niya. Tinabunan niya ulit. May daladala siyang isang basket na hindi malaman kung anong gagawin. Sa kanyang daan ay may nakaharang na isang assassin na tila naghihintay ng pagkakataon. Ang assassin na ito ay bihasa sa anumang uri na pakikipaglaban. Sinubukan niya itong harapin at kausapin kung anong lingwahe ang ginagamit ng assassin na ito. Pero napaamo niya ito. Ang assassin na ito ay bihasa sa paggaya ng anumang lakad ng tao. Tingnan, tingnan, ginagaya niya ang lakad ng isang unggoy. Malayo pa ang lalakbayin ng dalawang ito kaya naman nililibang nila ang sarili nila sa pagkanta ng kwa kwa kwa. Kwa kwa kwa, kwa kwa kwa. Ang sabi niya, sa daan, maraming pagsubok na tatahakin ang assassin na ito at ang gwapong lalaki na ito. Pero masaya silang naglalakad dahil may nakita silang katawa-tawang bagay. Ang matandang lalaki ng assassin ay hindi mapigilan ng kanyang pag-uudong sa kalsadang ito. Lakad, lakad, tawa, tawa. Makaraan ng 15 minuto, narating na ng gwapong lalaki at ng isang matandang assassin ang kanilang paruroonan. Pagpasok nila dito ay daladala niya ang kanyang basket. Saan, saan? Mga makina na parang kapsul, hindi maintindihan. Muling, muling. Anong ginagawa? Nainip ang assassin. Sinubukan niyang aliwin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng larong ito na kinakailangan ng barya. Magtiis, magtiis. Focus, focus. Dakutin, dakutin. Hinihintay niya na dakutin ito ang bagay na gusto niyang kunin. Hindi makapaniwala at nadismaya kaya naman tinampuyong niya ang makina. Eto na, sumayaw tayo ng tsa-tsa. Ako'y naiinip, ang sabi ng assassin. Pero ang gwapong lalaki ay busy sa pagsasalang ng kanyang mga gamit sa loob ng makina. Pero ang assassin na ito ay tuwang-tuwa sa pagsasayaw. Naaalala ko ang kabataan ko sa pagsayaw namin sa baryo, ang sabi niya. Igiling mo, igiling mo. Ang galing, ang galing. Ang lalaking assassin na ito ay pinapamalas ang kanyang talento. Di alintana ang mga taong dumadaan. Wala akong pakialam. Sasayaw ako hanggat gusto ko. Pindutin, pindutin. Kinain ng makina ang pera ko. Pero, luwa din ito. Kaya naman, masaya siyang ipinasok ulit ito at pinindot ang isang button. Lalaki, lalaki. Sir, sir, baka naman, sinali niya. Naghihintay sila ng pagkakataon para tumawid. Pero ang assassin na ito ay may paghihiganti sa kanyang mga mata na itinatago niya. Ito ang lalaki, nilinlang ko. Tawid, tawid. Pero hindi pa. Kaya naman, tinawanan niya ng gwapong lalaki. Nakarating sila sa isang lutuhan kung saan ang assassin na ito ay bihasa sa pagkaskas. Bumili, bumili. Nakita ang isang babae ng malumoy. Inabot ang mga resibo at tinignan ang tama nito. Teteting, teteting, hinihintay na tunog ko. Pero ito ang tag-iisang daan, tagdadalawang daan ng mga kaskasin. Meron ding tagtatatlong daan at meron ding taglilimang daan. Mamili ka, mamili ka. Pero wala akong pira. Bakit gayon? Pengi ako. Pampira, pampira, sabi nila. May tagdadalawang libo pa. Ang mahal, hindi ko kaya. Sa larong ito, malalaman mo kung swerte ka o hindi. Ipagsasapalaran mo ang pera mo. Pera, pera, gusto kong ibulsa. Pero ang lalaking asasin masyadong mabilis ang kamay. Kaya naman, pinagkakait niya ang kanyang mga kaskasin. Eto na, bumili siya. Ang lalaking ito ay bihasa sa pagtingin ng mga numero sa kaskasing ito. Kaya naman, isa-isa niya itong pinipili at tinuturo kay Tia na malumoy. Eto, eto, gusto ko, bigay mo, ibigay mo. Oye, oye, yan, ayan, sarap, sarap. Hindi pala, hindi pala. Binilang ng isang malumoy na babae ang pinili niya. Sa pagkakataong ito, ako ang maaasahan mo sa pagkaskas ng mga numero. Ayan, bilisan mo, malalaman natin kung mananalo tayo. Ang lalaking assassin ay tiningnan ang barcode ng kanyang kinaskas, ngunit walang lumabas. Talo, talo. Malungkot na sabi niya, isa pa, subukan mo hanggat kayanin mo. Pero mauubos ang pera ko, kaya naman malungkot ang assassin na ito. Taon-taon ginaganap ang Chinese New Year ng mga taong ito. Kaya naman, nagbabaka sakali sila na makachamba na mapanalunan ng jackpot prize nito. Isang lalaki na mula sa Batangas City ang dumating. Nagbabaka sakali siya na tumaya sa bingo. Pero malalaman ang resulta sa ilang segundo. Ang lalaking assassin ay naiinip.
isip sa pagkaskas, nagtatanong, sino siya? Sino siya? Kasama mo? Kasama mo? Sabi ko, oo, tiyo ko, tiyo ko. Kasama ko siya. Ito na ang lalaking asasin, walang sawa sa pagkaskas, kaya naman ang gwapong lalaki ay kinaskas ang balakubak niya. Pero nagulat ang asasin na ito. May inilabas na bagay ang isang lalaking ito na tiyuhin ko. Mani, mani, ipinabibigay sa'yo. Salamat, salamat. Kuya JR, shoutout sa'yo. Sa binigay mo sa aking mani, ang sarap. Kaso gusto ko'y basa, pero okay na to, kahit tuyo. Masarap naman siya, mahalang. Labis ang katuwaan ng gwapong lalaki, kaya naman ipinapahili niya ito sa mga tao. Mani kayo dyan. Ang asasin na ito ay lumapit at nagpapakasakali na baka may tumama sa kanyang mga kinaskas. Pero ang sabi ng malumi na tiyahin, wala, wala. Tumawa ang gwapong lalaki, nagtatawanan niya ang asasin dahil wala itong nakuha sa kanyang pagkaskas. Patingin-tingin, patingin-tingin, malungkot, malungkot. Ang kanyang mga mata, mahahalata mo, mapungay, mapungay. Takbo, takbo, bilisan nyo, maiiwan na tayo ng barko. Kaya naman ang lalaking gwapo ay tumakbo kasama ang lalaking asasin. Hinahabol ka niya, tumakbo ka, tumakbo ka. Ang bilis, ang bilis. Sa larangan ng takbuan na hindi mo ako matatalo, bihasa ang mga binti ko sa pagtakbo. Ito na ang asasin, niloloko ko. Bakit malungkot ka, asasin? Nakayuko, ano, bigo ka ba? Hindi, hindi, marami pa akong kaskasin. Ilan lang yung kinaskas ko, sa bahay ko na itutuloy. At dito na magpapaalam ang asasin sa gwapong lalaki. Kaya naman, nais na nilang maghiwalay ng landas. Ako, patungong silangan. Ikaw, patungong kanluran. Ayos lang yan, papayuhan kita. Huwag kang malungkot, okay? Kaya naman, nagpaalam na ito. Patuloy lang sa paglalakbay ang lalaking gwapo. Kasama niya ang lalaki mula sa Batangas City, ang apo ng mamay na si Tio Junel. Sa kanilang paglalakbay, may nakita sila sa daanan. Ano ito? Bahay ng Tambuan, Pukyutan, Surot, Putakte. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nito. Comment down below kung anong tawag sa inyo nito. Ayaw kong magpasigit. Baka masigit ako sa butbot. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Paalam. You know how we do. Siya kabo. Free drinks.